Magandang araw po ulit at welcome back to my channel. So pag-usapan ho natin ngayon is yung upgrades ko sa isa sa mga CCW weapon or pistols ko. Or yung EDC weapon ko pala, yung everyday carry weapon ko. Isa ito, ito yung pinaka main ko, yung favorite ko. So ito yung LC9S Pro. LC9S Pro, pagkakaiba sa regular na LC9. So ito yung parang pinaka last, kasi discontinued ito eh. Hindi na ginagawa ng Ruger ito eh. Pinalit nila yung Max 9. So ito yung parang unang 9mm carry pistol na binenta nila or dinesign at binenta nila. So ang LC9 usually walang hindi siya striker fired, so hammer fired yung LC9. Itong LC9S, yung designation na S na yan, meaning striker fired. So pagkakaiba naman ng hammer fired, ito yung hammer fired. Ayan, hammer fired. Kita-kita mo talaga may hammer, no? Ito yung hammer. Yung nag-ignite sa bala para pumutok. Ito yung main sidearm ko eh. So, pagkakaiba naman ng hammer-fired sa striker-fired is yung trigger pull. So, mas consistent ang trigger pull ng striker-fired. Yan. Itong parang mas madali ang follow-up shots. Kasi sa hammer-fired, unang pull mo nito is like more than 10 pounds. Pero yung succeeding shots mo na or pull ng trigger is a lot lighter, like less than 5 pounds. So ito naman consistent sa, at hindi ko alam ang trigger pull weight nito eh. Kasi binago ko yung trigger nito eh. Ito, siguro mga, palagay mo na 5 pounds sa trigger pull. Consistent to yan. Sa unang pull mo hanggang sa maubos yung bala mo, 5 pounds. Sa hammer fired, sa unang pull mo, kung double single action yung sa'yo ha, unang pull mo is about more than 10 pounds. At least 10 pounds ang pull. Succeeding pull mo is mga less than 5 pounds. So, ito naman, hindi ganito itsura nito dati. Ang stock nito, talagang wala, regular na carry pistol lang. Pero, since ako, ba't ko papalita kung hindi naman kailangan palitan, no? So improve mo na lang. So bumili ako ng may isang website sa dito, no, sa internet, na mayroong mga parts, parang upgrade parts para sa ganitong model sa LC9S Pro. So kaya Pro pala, kaya yung Pro na yun is wala na siyang safe manual safety. So mas convenient kung experience, kung well-versed ka na sa firearms, hindi mo na kailangan ng marami na gagalit sa manual safety eh. Pero it doesn't hurt. I-off mo lang naman yun. Puputok na yun eh. So, iba lang talaga maarte, no? So, ito sa akin, para since pala ikong dala, tsaka pang, parang pang quick draw na to, mas prefer ko itong walang safety. Sa mga upgrades ko rito sa internal, alam ko pinalitan ko na ng ano to eh, ng striker assembly spring, mas heavier, tsaka yung heavy duty na stainless. Tapos eto nga, itong rack slide assembly, to yung pang para mas madali kasa, kasi minsan pagka medyo kailangan malakas ang kapit mo eh, dudulas ka minsan pagka papasmado kayo ano eh, or may pawis eh, huwag naman sana kung may dugo eh. Ayan, oh. Pero pag may ganito, kahit dalawang daliri lang, pag may rack assist ano ka, attachment ka, kahit dalawa lang, kahit nga isa lang yun,
Ay, mahirap isa, pero yung dalawa, pwede. Kaya-kaya. Kaya-kaya. So, yun. Ito yung unang... actually, sabay-sabay yung improvement ko rito eh. Sabay-sabay eh. So, bumili ang parts, tapos sabay-sabay ko kinabit. Yung binili ko yung parts, tapos sabay-sabay ko siyang kinabit. Maliban sa laser. Itong laser, of course, a different company. So, it was purchased at a different date. So, ito. Tapos yung spring ito. So, it will run more reliably. Yung striker assembly spring. Tapos, itong trigger. Ito yung short stroke trigger. Empty ho yan. Huwag kayo maglala. So, ito yung short stroke trigger. Kasi yung original trigger niya. Okay naman. Mas okay to. Pero okay naman yung original trigger niya. Ito naman, mas maano. Mas maikli ang tawagang hila mo ng gatilyo. Mas maikli. Kasi nung una dati, talagang layo eh. Ito ngayon, mas mabilis mag-brake. Tapos yung reset. Mas mabilis din. May improvement. May improvement sa ano, sa reset tsaka sa ano, trigger pull. Mas maganda to. Aftermarket nga lang to. Yun. Tapos in-upgrade ko rin yung sighting system niya. Hindi yung sights, pero nilagyan ko laser. Yung Arma laser. Ba't pinili ko yung laser, no? Kasi pagka yung... Pag nanonood ka ng mga video ng defensive shooting, ewan kung napansin nyo, pero karamihan doon, hindi na umaasinta eh. So pag may laser ka, susundan mo lang yung pointer, yung dot. Yun, pwede mo nang putukan yun. Na? So yung targeting system mo, mas sa akin pag sa CCW, mas suitable or conducive tong ano, laser eh. Kesa sa red dot. Yung red dot kasi, kailangan mo pa talagang i-align yung mata mo sa red dot eh. Ito kahit naka kahit ang baril kahit ikaw malayo ka sa sights, makikita, tingnan mo lang yung dot, alam mo na kung saan ka, kung pwede ka na kumalabit eh. Pwede mo nang i-pull yung trigger eh. So sa akin mas ideal ito, itong laser. Kasi ito naman hindi siya optic ready, pero may nabibili siyang plate dito na i-adapt mo. Tapos lagyan mo ng red dot sight. Ayoko, mas gusto ko ng laser. Mas gusto ko siya. Mas, sa akin, mas ano, mas madali ko i-pick up yung tina-target ko. Tapos, ito pang huling, ito yung hog grips, yung hog grip na slip-on. Pero grabe to, hindi mo na matatanggal to. Maganda tong slip-on grip ng hog eh. Kaso pagkabit nito, Diyos ko, day. Talagang ano ka eh. Mangingitlog ka eh. Matagal, kailangan matyaga ka magkabit ito. Bababad mo pa sa mainit na tubig. Tapos sa sabon pa, maraming tiyaga ang kailangan mo para may kabit mo tong grip na to. Pero, napakalaking tulong nito. Sarap sa kamay. Nung una kasi, since maliit siya, no? Since subcompact siya. O pwede ko sabihin micro. Hindi naman micro to. Subcompact na lang. So, subcompact siya. Tapos, 9mm. Hindi naman ganun kalakas na 9mm, pero meron pa rin sipa yun. Minsan sakit dito sa, ano? Sa palad. Sakit. So ito, inaabsorb niya yung recoil substantially, kaya mas ano, mas komportable putok. Yan. Isa pa lang upgrade na ginawa ko yung sa magazine.
So, plus 1. So, bibili ka ng base plate. So, swap mo yung original sa ito, sa upgrade. So, plus 1 siya. So, ang original round count ng magazine niya is 7 plus 1 in the chamber. So, ang makikerry mo lang is 8. No? 8. So, 7 plus 1 in chamber. So, ngayon, 9 na. So, plus 1. Malaking tulong yung 9 rounds. Kasi nga, sa isang sa lumang video ko, sinabi ko na yung defensive shooting, usually 3 to 5 rounds lang, tapos na eh. Yeah, 3 to 5 rounds eh. Defensive shooting yan. So, sa 9 rounds, masaya na ako. Hindi na ako bumili ng, hindi na ako nag-upgrade in terms of purchasing a new carry weapon. Hindi. Ba't mo babaguhin kung wala nang problema? Diba? Wala nang problema to eh. Ganda nga nito eh. Ganda nito. Gandang sapi carry nito. Ilang years ko na kinikerry? 7 years bali. Since 2015, kinikerry ko na to. Yeah. Actually, yung una kong carry weapon, 2009, hindi ko na maalala, sobrang tagal eh. Kasi i-renew ko na ulit yung permit ko eh. This year. Bago sa birthday ko. 2009 yata. 2009 yung nagsimula ako mag-carry. Basta ganun. Tagal na. Anyway, yun. So, ang una kong carry weapon was yung LCP-1 yata. Generation 1. Yeah. Actually, una kong kinikerry talaga. Pero minsan lang, yung Ruger P95. Yung Ruger P95, malaki yun eh. Compact, pero bulky ang frame. Pero very reliable, pero malaki. So, kinikerry ko siya pagka thick clothing ang suit ko. Usually, winter. And, kasi hindi mo pwede conceal yun eh. Talagang sobrang laki niya. Yun ang original ko kasi hindi pa ako bumibili na ibang baril nun eh. Wala pang budget ng panahon na yun eh. So, tsaga-tsaga lang, di ba? Mas na nagka-budget na, bumili ako ng konting pera, sobra. Bumili ako ng, tawag doon, LCP. Kasi Ruger boy talaga ako eh. Kung natuwa ako sa Ruger eh. Very reliable eh. Natuwa ako sa P95 eh. Yun yung unang Ruger ko eh. Tapos, yun na. Tapos ito na, LC9S 2015. So, yan. Tapos bumili ako 9E. Kinikerry ko rin ngayon yun, hanggang ngayon. So, talagang Ruger fanboy ako. So, yun ang ano ko. Ang main carry weapon ko na lang. Ito. Itong LC9S Pro. Tapos, ang ginagamit kong holster, yung mumuray na outside the waistband. Kasi, hindi ako gumagamit ng inside the waistband kasi hindi komportable. Kahit nung wala pang rack slide assist, ito, ang pag umuupo, tumatayo ka, ang ano, ito, kakas ka sa tiyan mo, sa balat mo, hindi ako komportable. So, nag-outside the waistband na lang ako. Madali pa rin naman i-conceal kasi nga, yung size niya, hindi ganun ka-laki para mag-imprint sa damit mo. So, itong ginagamit ko, itong, meron pa, ang dami kong holster. Napakarami kong holster, pero itong pinakagusto ko yung outside the waistband. Kasi nga, hindi ko makaskas sa tiyan. O sa gigi, sana ako, sa side ako nag-carry. Tsaka ayoko mag-carry na appendix. Diyos ko, baka iba mga baril mo. Yun. Kasi pag nanunod ka ng mga appendix carry, parang, appendix carry, parang malapit sa ano mo eh. Doon eh. So, ayaw ko nun. Pag malfunction yung firearm mo, ano mo na, yung mga nag-fail in terms of setting off your ammo, baka iba mabaril mo. Angit yun. So, palagi ako sa side, sa may gilid. So, mag-discharge man, edi
sa side ang puputok. Hopefully wala ibang tamaan, pero yun. Yun ang paborito kong holster for concealed carry. Mura lang to. Murahin holster lang to. So yun po. Yun po ang aking upgrades para sa aking carry, main carry weapon. Ayan. So pag mag-carry kayo, obvious na obvious, kailangan chambered palagi, loaded. Kasi yung split second na magkasaka para sentro ba? Naka-chamber yung bala. Yes, pwede mo na yung ikasawi yun eh. So, yun lang po. Have a nice day po sa inyo lahat. Bye-bye.